Welcome back guys! May another recipe na naman akong i-share at ito ang French Toast Pan de Sal. Social, di ba? May kasabihan nga, di ba? Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Eh kung tinapay mo, matigas yung pan de sal, huwag mo nang ibato guys. Gawin mo na lang French Toast yan, o di ba? Mabubusog ka pa. Huwag mo na lang batuhin, hayaan mo na lang. Make peace na lang sa kaaway mo. So, ayan na ang ating mga ingredients. Yung lumang pandesal na katigas-tigas. Gatas, sugar, butter. Pwede naman star margarine kung mas mura yon. Ayan o, sobrang tigas ng pandesal. Kakabake ko ng pandesal na hindi ko ma-perfect. Ayan, may patutunguhan naman. It's either pwedeng gawing ang tawag dito, breadcrumbs, o yan. Or gawing French toast, diba? Basically, hindi lang naman pandesal yung pwede nyong gamitin. Naisip ko lang to kasi common to sa atin, lalo na tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa pandesal. O yan, hiwain lang. Mas maganda kung bread knife eh. Kaso sa sobrang tigas ng pandesal ko, isang chop ko lang na, ayan, diretso lang. So, ayan, o diba? Ganyan lang guys, ganyan lang kasimple at yan na. Tapos, pag na-slice na yan, gawin na natin yung ating mixture. Sobrang simple lang to guys, okay? At lagay na natin yung ating evap milk. And then, ilagay na natin yung ating sugar. Yan, sugar. So guys, yung mga recipe sa description box nyo na lang tignan. Then, lagay tayo ng eggs. Dalawa ang nilagay ko. Crack. Ayaw mag-crack. Ayan. Make sure na room temp pa kasi mamaya galing sa rep eh. Hindi agad mahalo. Ayan. Ibit lang. Ibit nyo lang, guys. Just beat it. Beat it. Beat it to the beat. Beat it. Ano daw? Basta ibit nyo lang. Tapos, lagay natin yung ating pandesal at mag-heat na tayo ng pan. Maglagay ng butter para hindi dumikit sa ating pan yung pandesal. Kung ganyan lang kasimple guys, di ba? Kung minsan nag-iisip ka ng breakfast na, alam mo yun, bago naman. O kung may lumakang tinapay, gawin mo French toast. Maiba naman yung, ano niya, yung lasa at yung look niya, di ba? Yan, ibit natin ng konti bago natin isook yung ating bread. So, mas okay kung yung bread natin is ipok din natin para mas mag-sink yung mas ma-absorb ng mixture. Yan. Ito na ginagawa ko. Yan, sinusook ko lang para mas yummy at mas malambot yung ating French toast. So, yan. Lagay lang natin yan. Ganyan. Stack lang natin sa pan. O, diba? Marami akong nagawa niyan, guys. Kaya, ano, yung matigas na pandesal naging malambot. O, diba? May bago na tayong recipe sa ating lumang tinapay. Naging French toast. Social, naging French toast. Kasi, diba, pag narinig mo yung French toast, parang ang mayaman. Yung mga sa ano na, ano ko to, lalo na sa Starbucks, ang mahal-mahal ng mga ganyan. O, ayan, hayaan lang natin siyang maluto ng konti. At saka make sure maano yung fire, low heat yung fire ha? Kasi baka masunog, 'di ba? So kailangan bantayan din natin. At yan na, ganyan ang kabilis, guys. Oh, 'di ba? Meron na tayong French toast pan de sal. Kape na lang yung kulang. So 'di ba? Ang pan de sal is perfect talagang ka-partner is yung kape. Yan lang. Buhay na ako sa umaga. Diyos ko po. I-flip lang yan, isa-isa. At yan, ganyan ang kabilis, guys. Huwag natin pahirapan ng buhay. Since lockdown, maging creative tayo sa mga food na available sa atin. Or kaya, if kaya natin gumawa, why not, diba? Mas makakatipid, mas marami kayong makakaing family. At safe pa, nasa bahay lang kayo.
Diba? Gagawin nyo lang yung mga food na kinikrave nyo. At itong recipe na to, nag-pop up lang sa isip ko kasi napo-frustrate na ako. Ilang araw na akong nagbe-bake. Guys, hindi madaling mag-bake ng pandesal. My God, ewan ko bakit ang dali-dali sa YouTube. So, sabi ko, sayang naman ang titigas ng mga ginawa ko. Pero masarap pa, in fairness. Pero nag-research lang ako, ano kayang pwedeng gawin? So, yan lang, nag-come up ako dito sa aking French toast pandesal. Kaya, naisipan ko itong gawin. So, hindi naman siya sayang. At least, di ba, pag nagkamali ka, natututo ka. Parang sa buhay lang yan, nagkakamali ka. The next day, alam mo na yung paano siyang gagawing tama. Wow! Life coach! Tutorial lang to ng French toast pandesal kung saan ako pumupunta. Totoo talaga yun na guys, na tayong mga Pinoy, we cannot live without bread. But in true to life, wow, in true to life, man cannot live on bread alone. Why? Because we need God. Yun ang totoo. Walang keme-keme doon ah.